ang boto mo, kinabukasan mo, Candidates Forum. Sa bahaging ito, sasagutin ng mga kandidato ang mga tanong mula sa ating mga texters at mga nagpadala ng komento sa social media accounts ng CLTV 36. Ito ang ilan sa mga pumasok na katanungan. Ito po, maraming salamat sa mga nag-text, ano, from Ben Medina. Orani Bataan, marami tayong taga-Bataan talaga na nakikinig. Once elected in Congress, ano po ang pwede ninyong ipanukalang batas upang mapabilis ang hearing o trial ng mga criminal cases? Dito po sa Bataan, daming inmates na halos twice a year lang ang hearing e postponed pa. The wheels of justice run so slow. From Concerned Citizen, para kay ex-Governor Ding Roman, miyembro po kami ng Scholar ng Bayan. At natulungan din ang humigit kumulang 10,000 scholarships sa loob ng almost 9 years. Kung kayo ay mahahalal, ipagpapatuloy niyo po ba ito? Papantayan o hihigitan niyo po ba ang programang ito para sa amin at susunod pang henerasyon? Hihigitan natin yan. Hihigitan. Oh, ito po yung pangatlo. Dati na. Okay. Mukhang fan niyo ata ito. No, tuwan-tuwa siya na natulungan siya. From Harzy Romero Mariveles, Bataan. Question for former Governor Ding Roman. Ramdam na ramdam po namin, lalo na dito sa Mariveles, ang impact ng dala ng Freeport area of Bataan. Sumigla ulit ang economic zone natin. Dumami na ang nagkaroon ng trabaho, nagdagdaga ng mga negosyo, pati na sa labas ng zona. Para sa inyo, talaga bang manakabuti ang FAB para sa ating mga taga-Bataan? Kung hindi po, bakit po? Tayo nag-umpisa niyan at may nagpatuloy at sa akin ipapalakasin pa natin yan. Okay. Maraming salamat sa mga tanong. Eto. Ito ang text naman, comment mula sa viewer natin na si Bonifacio Pusong ang tanong niya. Karamihan po ng nakaupo sa pwesto ay may kamag-anak ding na sa politika. Naku, eto yung napaka magandang kontrobersiya yata ho sa Bataan. Kung kayo ay mauupo sa Kongreso, susuportahan niyo po ba ang anti-dynasty bill? Sir Payumo, siguro kayo mauna dito. Yes. Ah, talaga po? Di buho? Yes. Oh, okay. Sapagkat dito sa Bataan, ehemplo yan. Itong last October 5, apat na Garcia ang nag-file, no? Gobernador Abet, Congressman Ted, Mayor Joet for Balanga City, and dinalupihan Mayor Gila Garcia po who yan. Is from the 2nd District. Mm-hmm. By 2016, ang plano, dadagdag pa magiging Congresswoman si Gila at yung Francis na Bunsok ang magiging Municipal Mayor ng dinalupihan. At ang Mariveles, dahil bababa na rin si Mayor Jessie Concepcion, naka-register na yung wife, no? Magiging anim. Apo. Dapat hadlangan yan. Kami po, noong October 5, yung pamangkin ko lamang na babalik sa mayor, si Jojo, ang nag-file sa pamilya ng aking kapatid. Hindi ko po pamilya. Mm-hmm. Sa akin naman pong pamilya, isa lamang din, 40 years old na, ngayon ko lamang pinayagan sapagkat sabi ko, pamilya mo munang unahin, siya po'y vice president sa isang renewable energy, pinayagan ko lamang magbukal. Ngayon, napasama po ako at si Joel dahil nakita ko po mga Garcia, nasakupin ang buong Bataan. Kung meron pong hahadlang, malakas ang loob at kaya, ako po sana hindi nakasama rito. Ako po'y pinakiusapan na mamagitan para sa isang koalisyon. Eh nagkagulo po dahil sa kagahaman, itong 2nd District, Ding Roman, papasukan ng isang naka-wheelchair. At yung amin sa 1st District, dinalupihan, papasukan ng isang nagpatayula ng bahay ng 3 taon. Samantalang kami naruruan ng 150 taon. Ako po ay nasa BCDA. Pwede ako, I was in a comfortable position, but I have to get out of my comfort zone. Sapagkat hindi po ako patutulugin kung hahayaan kong mangyari itong isang pamilya lamang sa lahat ng posisyon ng Bataan. Hindi po dapat yan. Maganda naman po na explain nyo yan sa ating mga kababayan. No? Parang feeling mo bilang mamamayan, sila na lang ba ang marunong at pwede? Kayo from Pampanga, tanungin nyo kami. Yes. Taga-Bataan kami, baka itatwa ko dahil baka isunod mong tanong eh. Bakit isa lang bang pamilya ang kwalipikado sa inyo? Apo.
Apo. Nakakahiya naman siguro. Apo. At umalis kayo sa inyong posisyon para huwag pabayaang mangyari. Yes, Garcia at lahat. Okay. Ako'y liberal. Apo. Nag-NPC. Ako'y liberal since 1986. Ako ang nagpasok sa liberal, yung mga kasama ko, si Congresswoman at si Vice Governor na sumama sa mga Garcia ngayon. Because of that, I had to substitute and I took an oath sa NPC to be able to run. Okay. Maganda naman po na explain niyo yan sa ating mga kababayan. Sir, ano naman ang masasabi niyo sa anti-dynasty bill? At saka, yung sitwasyon niyo, hindi pa kayo, ano? Ikaw ay profesor ng political science natin. At sa pag-aaral ng kahit na sa TV School of Government, ng University of the Philippines, ang isa sa pinakamalaking hadlang obstacle sa ating progreso ay ang dynasty. At maliwanag na rin ang posisyon ng buong kaparehan at ang CBCP dito. Their official stand is that the dynasty is one of the biggest obstacle in the progress of our country. And that is why I'm here. I'm making a political stand. Kaya po ako lumalaban ngayon. Ayokong mangyari, nakatulad niya ng binanggit ni Chairman Payumo, na lahat ng matataas na posisyon ay hawak ng isang pamilya. And this is anti-business. Natatakot ang mga negosyante na pumasok sa isang lalawigan na isang pamilya lang ang may control. Pag nakaaway mo yan, saan ka pupunta? Sa kapatid, sa asawa, sa tatay? Common sense. Very well said. Okay. Kahit na gano'ng katino ang pamilya, pag binigyan mo ng absolute power ito, talagang aabuso. Apo. Oo, lalo na kung lahat ng posisyon, sila ang mayawang. That's a very... At nangyayari na ito, ako nga ay natutuwa na mukhang hinug, o may tipping point na ang lalawigan ng Bataan na talagang mukhang hindi naman pangit pakinggan, pero mukhang i-reject nila lahat ng mga Garcia ngayon sa nangyayari sa lalawigan ng Bataan. Kaya nga po, magandang test case po ito, no? At nagpapasalamat din tayo sa daloy ng history kapag nangyayari yung ganyan. Kasi nang paraan para malaman ng taong bayan na siguro kailangan di matuloy yung ganyan. Titingnan natin kung iboboto sila o hindi. The final verdict will be the people. Kaya it is very good that I think you guys are making a political statement. Sana po nandito sila, no? Para sagutin yung ating mga katanungan. Yan nga, akala ko sila yung naghamon. Siguro po, may rason sila. Siguro sa ibang venue nila kayo tatanungin. Kapag bibigyan sila ng another forum. Hingin na kami ng equal time as well. Opo. Dito sila dapat ngayon. Opo. Palagay niyo po ba mapapasa natin yung bill na yan? Alin? Yung ano, yung anti-dynasty bill. That, you mentioned about the CBCP, the Catholic Bishops Conference, already coming out with a statement. Mapapasa po sila. Napaka-importante yun. The fact that the church itself, although of course there are times ang church tinutuligsa, no, like yung RH bill, ayaw natin minsan yung position nila, pero in this particular case they said dynasties are not good for this country. It was a very bold decision coming from the CBCP. Ako, I will support it, but it has to be defined what dynasty is. Clearly itong Garcia sa Bataan is a dynasty. It is a shining example of a political dynasty. Parang nakonsensya kayo tuloy na kahit lumipat ng party, ganon na nangyari sa inyo. Hindi mo sabihin, yung anak ko, 40 years, nasa pribadong sektor. Bakit itong mga ito naman, di ba makapaghanap buhay sa labas, sa pribado? Bakit nakaplano for 20 years siguro ito, sa posisyon nito? Ang hirap, ang aking kakampi na liberal, na pinasok ko nga, na ayaw sanang magkoalisyon sapagkat nag-aaway sila ng mga Garcia, ay biglang nakakampi at pinalabanan pa. Opo, parang mayor ng Dinalupian para hindi siya malabanan. Yan po ang nangyari. At ang may sabi po niyan ay si Governor Garcia. Okay. Maraming salamat at nakakatuwa naman at nailabas niyo ang saloobin niyo tungkol dito sa Dynasty Bill. Mukhang talagang you feel very strongly about it. Meron po tayong isang kahuli-huling tanong. Tapos siguro pagkatapos ko pong tinanong ito sa inyo, you will be given some minutes, no, to convince our televiewers who have listened to you since the early part of this program to give your platform something they will remember you by and will definitely vote for you precisely because yun ang inyong paniwala. Ito po ang huling tanong. Text po ito muli kay Ana Marie Rivera ng Samal Bataan. Ana, maraming salamat. Ano pa po ang kulang sa Bataan na maaari ninyong pagtuunan ng pansin kung kayo ay mailuluklok sa Kongreso? Napakagandang tanong that will summarize what you want to do for your
for your constituencies. Siguro po kayo muna, tapos Sir Payumo, kayo ang paghuli. Trabaho pa rin. Trabaho. Sapagkat doon sa aming pag-aaral ay halos 80% ng mamamayan ay either walang trabaho o kulang ang hindi sapat ang mga sinasahod nila. Kaya kung napansin natin lahat ng programa na inisa-isa natin kanina ay tungo doon sa pagtataas ng antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan dyan. Yung technical vocational school, kailangan may kaalaman, may kasanayan. At ngayon nga ay yung napipintong industrialization na nakikita na ng lahat. Ang siguro naman ay dapat unang makinabang dyan ay ang mga tigabataan na sasanayan natin. At sa ganoon ay mag-alam natin kung ano ang pangangailangan ng mga industriyang papasok dyan. Nang sa ganoon ay tama ang pag-aaralan ng aming mga kababayan. Marami pong salamat, sir. Sa akin, hindi lamang edukasyon para sa industriya. Ito rin hindi makakapasok sa mga pabrika katulad ng mga mangingisda, mga anak nila, mga magsasaka, at mga anak nila kailangan matulungan. Yun po ang aming sinusulong noong yung Irrigation Act. Sa bataan po, yung Tangilad Dam para sa Samal at Urani, mga impounding dam para sa Abukay at sa Morong. At sa Urani po, dahil mga mangingisda, palaisdaan, ito pong konsignasyon na aking inumpisahan din po noong mga panahon na yon. Yun po ay napaka-importante for the economic uplift ng mga kababayan po nating nasa coastal at nasa upland area. Yan po ang ating tutuunan. But more than that, alam po yung mga kababayan namin, they want to see a representative who can espouse their sentiments, their voice on national issues. Gusto nilang natitirig nila ang kanilang representante sa national issue. At kung ang mababalangkas po ay of national significance, mga batas katulad ng Special Economic Zones Act, 900,000 ang nabibenepisyohan ng empleo. Sa bataan po, nadagdagan, maliban sa Mariveles, ay ito sa Hermosa, ay malaking bagay po ang mga ganyan. Ito pong Water Wells Act natin, kaya po yung upland area namin ng Tala at ng Palili, dati po kinakabayo po ang mga tubig na hindi man lang iniinom, panggamit sa bahay, baldi-baldi, kinakabayo po. Ngayon po, meron na sila because of the Spring Development Water Wells Act na ginawa natin. Mga ganun pong mga batas, pangkalahatan po yun, pangbansa, pero nakikinabang po ang isang atin. Okay. Ito rin pong huli na lamang, ang Barangay Concrete Roads Act. Pangkalahatan po yan, nakinabang po ang aming mga kababayan sapagkat yung mga tricycle driver, kung bako-bako po, nagkakalansan, lagsag ang kanilang tricycle. Ngayon po, halos lahat po ng aming ngayon ay konkreto na. Okay. At malaking benepisyo po sa maliliit na tricycle drivers. Okay. Maraming salamat, mga taong bayan. Ang dami po nating natalakay ngayong gabi, no? At nakikita natin na ating mga kandidato dito, talagang basic nga naman, how to uplift our people from their poverty. Umabot tayo sa usapan tungkol sa edukasyon, sa kung paano exactly nilang gagawin ang kanilang mga, gagamitin ang kanilang CDF para lalong harapin ang mga problema sa bataan at sa pangkalahatang Pilipinas na mahal natin bilang bayan. Muli, maraming salamat sa ating mga panauhing nagpaunlak. Doon po sa mga hindi nagpaunlak, baka pwede pa rin po kayong dumating dito sa atin. Sa ating programa, salamat din po sa ating mga karhiyong masugid na sumubaybay sa ating episode. Abangan nyo sa susunod na linggo ang mga mayoralty candidates po ng Angeles City, Pampanga, sina Congressman Carmelo Tarzan Lasatid at Incumbent Mayor Edgardo Pamintuan. Hanggang sa susunod na Lunes, ako po si Grace Grospe Hamon, ating alamin at suriin ang plano at programa ng ating mga kandidato dahil kinabukasan ay nakasalalay sa matalino mong pagboto. Ito ang Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum. Magandang araw po sa inyong lahat.